Okay, so maliban sa 5,000 mAh na battery capacity, 33 watts na fast charging, at 90 Hz na refresh rate, ano pa kaya yung makikita natin sa phone na to kapag in-unbox natin ngayon para masabi natin na sulit siya para sa 11,999 pesos na presyo or 12,000 pesos. So samahan nyo ko. Kagaya ng dati, bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakasubscribe, baka pwedeng mag-subscribe ka kung sakaling gusto mo na maganitong content, unboxing at review ng mga phone, mga tech-related topics, unboxing din ng iba't ibang mga gadgets, i-click mo na rin yung notification bell para alam mo agad kapag may bago tayong upload. Okay, so ito yung box ng A76 ng Oppo. Again, 12,000 pesos yung phone na to. Tanggalin muna natin yung plastic. Okay, so ganun na ganun pa rin itsura ng box nitong Oppo A76. Compared dun sa iba pang mga A series ngayon ng Oppo, meron lang tayong gold dito na nakalagay yung ating variant. Ayan, 6128GB. Actually, wala naman na ibang variant itong Oppo A76 dito sa Philippines. Talagang yan lang. Pagkatapos, meron tong dalawang color na pwede nating pagpilian. Glowing black, which is yung i-unbox natin ngayon, at glowing blue. Okay, so tanggalin natin tong sleeve. Ayan, so meron tayong box na white na mayroong Oppo sa gitna. So sleeve lang talaga yon. Pag open natin, meron tayong document sleeve na walang text. Tapos sa loob nito, yun, mabuti na lang, meron tayong jelly case. Jelly case tayo. Meron din tayong mga documentations. At meron tayo dito yung jelly case na maganda. Frosted yung gilid. Tapos covered na covered yung ating camera module. Ayan, talagang protected na protected. Kita nyo naman. Ito na yung ating A76. Kunin natin. Ito siya. Ayan yung sinasabi ko kanina. 33 watts super VOOC na fast charging. 5,000 na bilang power na battery. Tapos 90 Hz yung kanyang display. So tanggalin natin to sa plastic. Ayun o, matte finish, diba? Hindi kapite ng dumi, hindi kapite ng ating fingerprint, tsaka ng smudges. Ayan, napakalinis tingnan. Ganda, ang ganda. So, tingnan pa natin yung ibang laman ng box. So, nandito yung ating Super VOOC na charger. Ayan o, 33 watts. Okay, pagkatapos, nandito yung ating USB-A to USB-C cable. So, wala tayo ditong earphones na kasama. Kahit na meron tayong headphone jack dito sa A76. So, sayang. Okay, so balikan natin yung design nitong Oppo A76. So again, ayan yung glowing black. Kung mahilig ka sa matte finish na likod ng phone, ayan, sakto sa ito. Tapos ayun yung kanyang camera module na napakasimple lang din na itsura. Dito sa taas, meron tayong microphone. Dito naman sa may right side, yung ating power lock button na fingerprint scanner na din. At dito naman sa left side, yung ating volume up and down buttons, at dito sa ibang taas yung kanyang SIM tray. Tingnan natin. Ayun, so good news guys. Meron tayong dedicated na micro SD card slot at dual SIM slot. Dito naman sa ilalim, yung ating main speaker, yung ating USB-C port, main mic, at headphone jack. At dito naman sa gitna, yung ating punch hole selfie camera, at meron tayong naka-install na screen protector. Okay, so setup ko lang muna yung phone, tapos balikan ko kayo. Okay, so tapos na nating setup itong Oppo A76. So gusto ko i-share sa inyo yung result ng mga test na ginawa ko after kong i-setup, at pag-usapan na rin natin yung kanyang specs. Okay, una sa lahat, i-test natin yung fingerprint scanner. Ayan. Sate lang yung animation, mabilis mag-read, mag-unlock. Kasi nga, conventional fingerprint scanner yung meron tayo dito. At ito yung itsura ng A76 kapag meron jelly case. Ayan, kagaya na sinabi ko kanina, talagang protected, covered na covered yung malaking part ng ating camera module. At isa sa pinakauna kong kinabiliban dito sa phone na to ay yung maganda niyang haptic feedback. Well, maganda para sa isang entry-level phone kasi above average yung kanyang haptics. Hindi sobrang pangit na usually na-experience natin sa mga entry-level phones sa ngayon. So ito, parang may chance na magamit natin everyday. Ngayon, pagdating sa display, meron tayong 6.56 inches IPS LCD 720p resolution na meron 269 ppi, 90 Hz yung kanyang maximum screen refresh rate, syempre 180 Hz yung touch sampling rate natin dito,
480 nits yung typical brightness, 600 naman yung peak brightness. 100% yung kanyang DCI-P3 color coverage, kaya ang tawag dito ng Oppo ay 90Hz color rich punch hole display. At protected to ng Dragon Trail Pro Glass. At dahil nga DCI-P3 yung kanyang color coverage, talaga namang maganda yung kulay guys ng display, maganda yung color reproduction niya. Hindi tayo mabibitan in short. May isang issue lang ako napansin agad-agad. Kapag pure white yung nakadisplay dito sa A76, may mapapansin tayo dito sa may bandang baba na yellowish tint. Pero ayun nga, kapag ibang color naman yung nakadisplay, lalo na kung dark, hindi na natin mapapansin yun. Sobrang obvious ba na 720p yung resolution nito? Hindi. Hindi mo talaga masasabi na 720p lang yung kanyang resolution kasi napaka-sharp ng mga text, ng mga icons. Walang problema pagdating sa quality. Ito pa maganda dyan guys, yung kanya Widevine security level ay level 1. Kahit sa mismong application ng Netflix, level 1 din yung kanyang Widevine security. So makakaasa tayo na HD content yung mapiplay natin sa mga streaming services. Dito naman sa kanyang screen refresh rate settings, meron tayong tatlong pagpipilian, auto select, 90Hz at 60Hz. Ngayon pagdating sa behavior ng kanyang refresh rate, makikita nyo, ayan, bumababa siya ng kusa sa 60Hz kapag naka-auto tayo. Ayan. Kapag tinatch natin ulit, ayan, babalik siya sa 90Hz. So, mabilis naman. So, kung ilalagay lang natin sa auto yung ating refresh rate, makakatipid tayo sa battery. Pagdating sa performance, naka-Android 11 na tayo out of the box na yung skin ay ColorOS 11.1 na. Snapdragon 680 4G yung kanyang chipset, 6GB yung kanyang RAM, at 128GB yung kanyang internal storage. Pagdating sa AnTuTu benchmark, nakakuha tayo ng 268,342 na score kapag naka 90Hz tayo na refresh rate. 268,846 naman kapag 60Hz yung ating refresh rate. So medyo mas mataas ng kaunti. Konti lang naman kapag nakaset lang tayo sa 60Hz. At ang maganda rito, sa Oppo A76 meron na rin siyang RAM expansion or virtual RAM. So, pwede natin yan maset hanggang 5GB. Ngayon, pagdating dito sa NBA 2K20, napaka-smooth naman. Wala tayong frame drops or lag na mabifeel. Tapos makikita nyo na umaabot siya ng 60 frames per second. So, talagang playable naman. Okay, dito naman sa Asphalt 9, makikita nyo na decent yung graphics na na-generate niya. Hindi naman potato quality. Tapos, wala naman tayong malalang frame drops na na-experience so far. Wala ding lag. Tamang-tama lang yung performance niya para ma-enjoy natin yung buong game. Ayan. Okay, so kung maglalaro tayo ng medyo demanding na mga games kagaya nito, ma-handle naman yun na maayos. Pero syempre, hindi pa rin naman flagship level yung performance niya. So kailangan nating iset lang yung ating expectation sa tama. At dito naman sa Real Racing 3, ayan, mapapansin ninyo na umaabot tayo ng 90 frames per second, guys. And so, makakapag high refresh rate gaming tayo dito basta compatible yung game na lalaroin natin dito sa A76. So, para sa akin, okay naman. Wala naman tayong problema pagdating sa performance niya. At bago natin puntahan yung kanyang camera, ito muna yung ilang products galing sa sponsor natin, ang Moft. So maliban sa mga phone cases, meron silang tinatawag na 3-in-1 carry case. So compatible to sa mga 13.3-inch na mga laptops, pwede itong sleeve, pwede itong storage, at higit sa lahat, pwede natin itong gamitin as fold stand or stand ng ating laptop. Lalo na kung gagamitin natin ng ating laptop sa labas, sa mga coffee shop, or sa ibang mga lugar, hindi na natin kailangan magdala pa ng separate na laptop stand. At syempre, meron sila mga phone cases kagaya nitong Snap phone case, bago nila to. Compatible to sa MagSafe accessories kung naka-iPhone tayo. Dust resistant din at higit sa lahat, hindi kagaya ng ibang mga transparent na mga case, hindi to naninilaw. At pwede natin itong partneran ng phone stand and wallet. Ito yung mga new colors niya, yung nude at windy blue. Pwede tayong magsalpak dito ng up to 3 cards. At syempre, pwede rin natin itong gamitin as phone stand. Kung gusto ninyo ng mga Moft products, nandiyan yung link ng kanilang website sa description box sa baba. Pagdating sa camera, meron tayong 13 megapixels 2.2 aperture na main shooter, 2 megapixels na depth sensor, at 8 megapixels naman yung kanyang selfie camera.
So technically, parang dalawa lang talaga yung camera na magagamit natin dito sa E76. Yung isa yung main shooter, yung depth sensor, hindi natin magagamit yan ng solo. At syempre yung kanyang selfie camera. So tingnan natin yung mga samples. Okay, so ito naman yung ating video recording dito sa kanyang main shooter. Ayan, maayos naman. So, 1080p, 30 frames per second yung ating sagad resolution dito. So, itry natin i-zoom up to 2 times. Ayan yung kanyang 2 times. Medyo noisy na ng kaunti, which is expected kasi maliban sa digital zoom lang tayo dito, f2.2 lang yung aperture natin sa kanyang main shooter. So, hindi talaga ganun kadaming liwanag yung papasok sa atin o sa camera niya. Okay? So, isagad natin up to 6 times. Okay? 6 times digital zoom. So, sobrang grainy na at medyo madilim na talaga. Pero pagdating naman sa text, kita nyo readable pa rin. Ayan o. Enough naman yung sharpness para mabasa pa rin natin yung text. Balik natin sa 1. Ayan. Okay? So, kayo, ano masasabi ninyo sa kanyang video recording? Comment kayo dyan sa baba. Okay, so ito naman yung 1080p 30 frames per second na video recording ng selfie camera nitong Oppo A76. So, ano masasabi ninyo? Pagdating sa kanyang kulay, sa sharpness, comment kayo dyan sa baba. Para sa akin naman, okay naman, pasado naman siya kasi hindi naman tayo mukhang manikin dito. Hindi naman parang filtered na filtered yung mukha natin. Chinek ko, bago ako mag-record talaga, naka-off yan. Yung kulay natin hindi rin maputla, hindi naman overly saturated. Tama-tama lang. So, para sa akin, okay naman. Pero yun nga, hanggang 1080p lang yung video recording natin dito sa selfie. Tapos, merong nakatapat sa atin ngayon na dalawang softbox. Ayan, kaya parang sabihin natin na hindi ganun ka pangit yung ating lighting dito. So, ganito yung magiging quality kung nasa labas tayo. So, okay naman, diba? Okay. Wala tayong kahit anong stabilization din dito. Yun pala, munti ko na makalimutan. So, asahan ninyo na kapag nag-video recording kayo dito sa selfie camera, medyo maalog talaga. Pagdating naman sa kanyang battery, meron tayong 5,000 mAh na battery capacity at 33 watts naman yung kanyang charging speed. So kung isipin natin, 720p resolution, 680 ng Snapdragon at 5,000 mAh na battery capacity, talagang magtatagal yung battery nito. So dahil unboxing and first impression to, ito muna yung initial na test na ginawa natin. So gumamit tayo ng 3D mark test. So ginamit natin yung wildlife stress test. So 20 minutes yan na nagpapatakbo ng graphic intensive na test. At makikita ninyo na after 20 minutes, 3% lang yung nabawas sa kanya at hindi man lang nadagdagan yung kanyang temperature. So makakaasa talaga tayo na malaki-laking screen on time or SOT yung mapipiga natin dito sa A76. So kung kayong tatanungin, sa tingin nyo ba sulit sa 12,000 pesos yung phone na to, comment kayo dyan sa baba. At para naman sa final first impression ko, well, nung una, hindi ako masyado nag-expect sa phone na to. Kasi 720p lang eh. Pag sinabi nating 720p ngayon 2022, talagang bagsak na agad para sa atin, di ba? Or karamihan sa atin, hindi napapansinin ng phone na yun. At paminsan-minsan kasama din ako doon. Pero nung natry ko na itong A76, ang ganda ng screen niya. Although meron tayong yellowish tint na nakita dito sa ibang ng baba. Pero pagdating sa sharpness, sa overall quality, yung kulay o yung color reproduction niya, walang problema. At sa unang tingin, hindi mo talaga nasasabi na 720p lang ang resolution nito. Plus, mayu-utilize mo pa yung 720p resolution dahil yung kanyang widevine security level ay level 1. At nakita nyo rin naman kanina na pwede tayo sa high refresh rate gaming dito sa A76 kasi umabot ng 90Hz or 90 frames per second yung ating real racing game na test kanina. So para sa akin, pwede nyo i-consider itong A76 kung ang budget ninyo sa pagbili ng phone ay 12,000 pesos.
Pero syempre, marami pa ibang options dyan. Kung ang number one priority ninyo ay speed or yung performance ng phone, napakadami pang option dyan. Pero ayun nga, hindi kayo mapahiya sa phone na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood at sa pagsama sa akin dito sa unboxing at first impression ng Oppo A76. Kung sakali na nakatulong tong video na to, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell. So yun muna guys, maraming salamat ulit para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.